areas of specialization. Buksu Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. Nganuwi nga na magyuga permi. Wala gyud kay kabaguhan ba? Ang pinatong akong gipanghatag nga t-shirt, cellphone, katong radyo, katong relo nga gikan kay papa, ang pinato. Sige, ako ibalik ang tanan basta ibili lang ang radyo. Ngano sa tanan radyo pa man gyud? Alang, kay maminaw kong DXBU 104.5 FM. Busa, paminaw lagi. Bukidnon State University Statistical Center or BUCSU Stats Center caters statistical services to the students and faculty's research papers to ensure the desired quality is met and delivered. The center also offers Grammarly and plagiarism tests to check for grammar and originality of the researches. They use licensed software such as SPSS, Minitab, Grammarly Test, Plagiarism Detector, Item Analysis, Amos, and Envivo. The services processing time for Grammarly, 2 days. Plagiarism, 2 days. Data analysis, 5 days. And reliability, 5 days. The center offers the following services. For parametric tests, such as t-test, ANOVA, correlation analysis, regression analysis, and COVA, and MANOVA. For non-parametric tests, such as sign tests, Wilcoxon sign rank tests, Mann-Whitney U tests, Spearman rank test, and Kruskal-Wallis tests. They also offer explanatory data analysis, such as explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis, logistic regression analysis, path analysis, and structural equation modeling. For inquiries, please contact Dr. Marlon S. Prius at buksuresearchquality@gmail.com. And trunkline number 813-5661 local 112, or like their Facebook page www.facebook.com/Bukidnon State University Statistical Center. And you may visit them at Bukidnon State University, 3rd floor, Buksu Research and Extension Building, Balaybalay City, Bukidnon. Or look for Ms. Julie Cris Maliari, Stats Center staff. The center is headed by Dr. Marlon S. Frias, who is under the supervision of Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy M. Mirasol. Buksu Statistical Center. Mayong hapon, classmate! Alas-stress na! Iandam na nato atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong klase diri sa Radyo Eskwela. Excited na kaayo ko, ug ako naghinaot, ikaw excited po sa atong klase karon. Andaman ang mga gamit pang sulat, ug ayaw kalimti ang mga importante nga detalye sa karon nga lesson. Oh, nana si teacher, maminaw na ta! Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at ng himpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Ikaw Ba Ay Ligtas? Mga kaibigan, handa na ba kayong sumali sa ating pag-aaral? Ako ang inyong teacher sa radyo. Pakinggan ninyo ito. Ang bango! Sire? Katol! Iba ale! Bagong baygon, Katol! Kaya mabango! Pero sa lamo, mabagsik! Wala pang patid ang sinde. Bagong bango! Bagong bagsik! Bagong baygon, Katol! Baygon, Katol! Bagsik mo! As per DOH, dengue is one of the top 10 leading causes of death in the Philippines. Ang kakampigo, Vectron Indoor Insect Killer. Proven safe, tumatagal ang bisa, kaya mas effective sa pagpatay ng labok.
maaari kung kala ng sakit. Sentro, protektado ka at aking pamilya laban sa dengue. The crusade against dengue starts now. Basta dengue... Narinig ba ninyo ang pinatugtog natin? Malaki ang kaugnayan ng mga anti-insektong solusyon sa ating paksa ngayon. Tungkol kasi sa mga sakit na maaaring idulot o makuha natin mula sa iba't ibang uri ng mikrobyo at insekto ang pag-aaralan natin ngayon. May kwento ako tungkol sa magkakabarkadang insekto at hayop na nagdadala ng ilang sakit. Ang dagang si Aga, ipis na si Ipe, at lamok na si Mokong. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Aga, kumusta ka na? Eto paring Epi, masaya-masaya kahit pagod. Marami akong pinuntang lugar. Binisita ko kasi ang kanal, basuran, lababo at tindahan sa pagkain sa Turuturo. Eh ikaw, kumusta naman ang araw mo? Tila, maliksi kaya ang lumipad ngayon. Ay grabe pare, palaki ng palaki ang kaharian ko. Kasi naman, grabe ang mga tambak na basura sa loob ng bahay na aking pinamumugaran. Kaya naman, matindi ang ubo at sipon ang inaabot nila sa akin. Aga, tingnan mo si Mokong. Akala mong tumama na sa loto. Ito si Mokong oh, ang yabang oh. Alam niyo Aga at Ipe, panis kayo sa akin. Ako'y nag-aabang lang na makatulog ang may-ari ng bahay. Hee, ang tamad kasing magkabit ng kulambo. Sa braso pa lang niya, alam niyo, eh busog na ako. Kaso, dalawang araw na siyang wala. Ayun, nasa hospital raw may dengue. Mokong, Aga, halika kayo. Sumama muna kayo sa akin. Marami akong madidilim at mababahong lugar na titirahin ngayon. Bili kayo! Aga! Ano ito? Bili ka ata? Sige, kayo na lang. Aalis muna ako. Baka may nakatiwangwang ulit na pagkain sa ibul ko. Alam naman ninyo, maligaya ko kapag maraming nabibiktima sa pagtatae. Yak! Nakakadire, diba? Pero ito ay isang realidad dahil nangyayari ito sa atin ngayon. Sang-ayon ba kayo? Ang mga sakit na dulot ng mga insekto ay nagmumula sa mga mikrobyo na daladala nila at inililipat sa katawan ng tao. Paano kaya ito nangyari? Sa usapan at biruan ng mga insekto, may napupulot tayo, di ba? Ngayon, pakinggan natin muli ang barkada. Muli silang nagkita. Isang eksena na naman ito ng pagpapayabangan. Heto si Ipe. Guys! Alam niyo, kagabi, narinig ko yung pag-uusap ng mag-ina doon sa tinitirahan kong bahay. Nurse kasi yung nanay eh. Alam niyo, ang microbe daw, ang maliliit na bagay na may buhay na nagdudulot ng mga sakit. Hindi natin daw sila nakikita dahil sa sobrang kaliitan nila. Parang hindi ako naniniwala doon, Aga. Siguro, tama siya doon, pare. Ganito naman ang narinig ko mula sa guro doon sa paaralan na dinaanan ko kahapon. Sabi niya, ang microbe daw ay nahati sa apat na grupo. Ang una ay tinatawag na bacteria. Ang pangalawa ay virus. Pangatlo ay protozoans. At ang pang-apat ay fungi o mga halamang siwang. O, bakit mo kong parang lupay-pay kayata? Ay, muntik na kasi akong mabiktima kay Bigang Aga. Teka, ano naman ang mga sakit na kadalasang dulot ng sinasabi mong mikrobyo? Ikaw naman Ipe, eh mukhang atat na atat ka na yata magbahagi ng alam mo. Sabi nga pala nung nurse, kadalasan daw ay pagtatae, pagsusuka, kolera, pneumonia, gonorrhea ang dulot ng mga sakit na ito. Ang virus naman, na ang ibig sabihin ay lason, ay kadalasang sanhi ng mga sakit na bulutong tubig, beki, tigdas at polio. Grabe nga eh. Sabi pa nila, ang protozoans ay nagdudulot ng amebiasis at malaria. Samantalang ang fungi naman ay hari ng mga sakit na alipunga. Tama ka, Aga. Talaga palang matindi ang idinulot na sakit ng mga mikrobyo at mga insektong tulad natin. Haha, pasensya sila. Pabaya kasi sila eh.
tama ka dyan, Ipe. O ano na lang, kita-kita na lang tayo muli ha. Kailangan makarami eh. Paalam sa inyo. Anong masasabi ninyo sa inyong mga napakinggan? Hindi ba nakakatakot ang mga sakit na dulot ng ating mga kapabayaan? Ano ba ang katangian ng mikrobyo na siyang nagdulot ng mga sakit? Kapag nakapasok ang mga mikrobyo sa katawan, dumarami ang mga ito. Sa pagdami nito, nagbubuga o nagpapalabas ang mga ito na isang uri ng lason. Ang lasong ito ang naging sanhi ng panghihina at pagkakasakit ng tao. Ngayon, nalaman na natin kung ano-anong mga sakit ang idinudulot ng mikrobyo at insekto. Nararapat lang na malaman din natin kung paano sila maiiwasan o kaya ay malulunasan. Paano kaya natin ito gagawin? Upang makaiwas tayo sa mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit, kailangan gawin natin at tandaan ang mga sumusunod. Una, maligo araw-araw. Pangalawa, hugasan ng madalas ang mga kamay. Pangatlo, panatilihing malinis at tuyo ang ating balat. Pang-apat, panatilihing malinis ang tahanan at paligid. Pang-lima, matulog ng nakakulambo. Pang-anim, takpan ang ating mga pagkain. Pang-pito, takpan ang bibig kapag tayo'y umuubo o bumabahing. Pang-walo, mag-ehersisyo ng regular. Pang-siyam, salain ang ating inuming tubig. Lagyan ito ng chlorine o kaya ay pakuluan. Mula sa inyong mga napakinggan sa ating aralin, ano-ano kaya ang mahahalagang impormasyon na inyong natandaan at natutuhan? Siguro mapag-uusapan ninyo ito kapag nakita kayo na inyong instructional manager. Ano-ano ang mga mikrobyo at mga insekto na nagdudulot ng mga sakit? Ano-ano ang mga sakit na idinudulot ng mga mikrobyo at insekto? Ano-ano ang mga paraan ng pag-iwas o paglunas sa mga sakit na dulot ng mga mikrobyo at insekto? Inaasahan na ang inyong mga natutuan mula sa paksa natin sa araw na ito ay magagamit ninyo, hindi lamang sa inyong sarili kundi pati sa inyong mga kasapi sa pamilya at komunidad. Makatutulong ito upang makaiwas sa mga sakit at mapanatili ang kalusugan ng ating mga katawan. Kung mayroon kayong mga bagay o katanungan na sa palagay ninyo ay nangangailangan pa ng dagdag na pag-aaral at kasagutan, maaari ninyo itong isangguni sa inyong IM. Maaari din ninyong gawing sanggunian ang ating mga batayang module para sa paksang natapos ukol sa iwasan ang mikrobyo, panatilihin ang kalusugan, at ang malalabanan natin ang mga karamdaman. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Tangi sa pagbalik ang replay sa maong lesson karong hapuna. Hi, Bes! Mayong hapon, kaseryoso bagyod. Kaganina rali kasi ipaminaw si mong radyo. Napagit kay gapang sulatun. Ang sarili niyong gabuhatun. Uy! Na, ga-eskwela ko ay. Ha? Enrolled ko sa ALS RBI program. Naa sa radyo ako mga lessons busa gapaminaw ko sa DXBU. Hello, wow! Eskwelahan sa radyo? Tama! Radyo eskwela. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dayon replay pagka Sabado sa maong oras. Unya, nindot pud na. Na, mas nindot pa ni kaysa magtambaya rakos balay. Naapakog katunan ani Bes. Yay, manghangkat, wala kong laag sa imuha. Maminaw na lang pud ko.
ko? Bites! Appear! Ako si Vivencia Husayan Siban na pangindaron o 65 anyos. Ang presente yun ako nga address, Lurugan, Valencia City. Usalang ko kayano nga inhan nga nagsuri-suri ko o baligya sa soya milk. Munang nakaagi ko sa ALS. Ang ko kinilibre iyan is gobyerno. Ang ko dili ikaulaw tingali. Ang pag-eskwila, ang ALS mo ay nitubuy ka na ko. Arun ko makatungtong din sa BSU, EB English course. Sa ato pa, BAEL, usa ko sa BAEL student. Gipasigarbo ko dako ang alternative learning system. Libre mga kaigsuunan. Ayaw mo kaulaw sa inyong edad. Kung naana mo sa edad, pangidaron nga, dako-dako na ayaw mo kaulaw. Kang edukasyon giingon sa sinultian nga, education is a long life process. At itong mga standby din ha, palihog, undang na mo sa inyong mga bisyo, kanang dili na mo maglaroy-laroy. Dangok mo sa alternative learning system kay aduna mo'y daghang matun-an mga pagtulun-an sa kinabuhi diin alang sa inyong kaugmaon. Ang ALS Radio-Based Instruction Program, usa ka programa nga gimugna alang sa mga out-of-school youth and adults nga wala nakalampos sa ilang pagtungha sa elementarya o sekundarya. Dugang pa tumong niini ang paghatag kahulugan, lakip ang maayong kausaban sa ilang kinabuhi. Gipaluyuhan ang ALS RBI sa Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, lakip ang Department of Education Division of Malaybalay City, inubanan sa suporta sa City Government of Malaybalay. Alang sa gustong magpa-enroll ni ining programa o uban pang programa sa Alternative Learning System, palihog lang pagbisita sa Pink House, Alberto Street, Barangay 1, Malaybalay City o sa pinakaduol nga Community Learning Centers sa inyong lugar. Alang sa dugang nga impormasyon, pwede ka mong mo-text or mo-tawag sa numerong 0905-791-5739. Madunggan ang ALS RBI matag Martes o Huwebes, alas 3 hangtod alas 3:30 sa hapon. Dinhilang sa atong istasyon, DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang, Ikaw Ba Ay Ligtas? Mga kaibigan, handa na ba kayong sumali sa ating pag-aaral? Ako ang inyong teacher sa radyo. Pakinggan ninyo ito. Ang bango! Siren? Katol! Ibaare! Bagong baygon, Katol! Kaya mabango! Pero sa lango, mabagsik! Wala pang patid ang sinde. Bagong bango! Bagong bagsik! Bagong baygon, Katol! As for DOH, dengue is one of the top 10 leading causes of death in the Philippines. Ang kakampigo, Vectron Indoor Insect Killer. Proven safe, tumatagal ang bisa, kaya mas effective sa pagpatay ng labok at ipapang insekto, maaari magdala ng sakit. Vectron, protektado ka at aking pamilya laban sa dengue. The crusade against dengue starts now. Basta dengue... Narinig ba ninyo ang pinatugtog natin? Malaki ang kaugnayan ng mga anti-insektong solusyon sa ating paksa ngayon. Tungkol kasi sa mga sakit na maaaring idulot o makuha natin mula sa iba't ibang uri ng mikrobyo at insekto ang pag-aaralan natin ngayon. May kwento ako tungkol sa magkakabarkadeng insekto at hayop na nagdadala ng ilang sakit. Ang dagang si Aga, ipis na si Ipe, at lamok na si Mokong. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Aga, kumusta ka na? Eto paring Epi, masaya-masaya kahit pagod. Marami akong pinuntang lugar. Binisita ko kasi ang kanal, basurahan, lababo at tindahan sa pagkain sa Turuturo. Eh ikaw, kumusta naman ang araw mo?
Tila, maliksi kaya tan lumipad niya yun. Ay, grabe pare. Palaki ng palaki ang kaharian ko. Kasi naman, grabe ang mga tambak na basura sa loob ng bahay na aking pinamumugaran. Kaya naman, matindi ang ubo at sipon ang inaabot nila sa akin. Aga, tingnan mo si Mokong. Akala mong tumama na sa loto. Heto si Mokong, oh. Ang yabang, oh. Alam niyo, Aga, Atipe. Panis kayo sa akin. Ako'y nag-aabang lang na makatulog ang may-ari ng bahay. Hee, ang tamad kasing magkabit ng kulambo. Sa braso pa lang niya, alam niyo. Busog na ako. Kaso, 2 araw na siyang wala. Ayun, nasa hospital raw may dengue. Bokong, Aga, halika kayo. Sumama muna kayo sa akin. Marami akong madidilim at mababahong lugar na titirahin ngayon. Dali kayo! Aga! Ano tatubili ka ata? Sige, kayo na lang. Aalis muna ako. Baka may nakatiwangang ulit na pagkain sa ibul ko. Alam naman ninyo, maligaya ko kapag maraming nabibiktima sa pagtatae. Yak! Nakakadire, di ba? Pero ito ay isang realidad dahil nangyayari ito sa atin ngayon. Sang-ayon ba kayo? Ang mga sakit na dulot ng mga insekto ay nagmumula sa mga mikrobyo na daladala nila at inililipat sa katawan ng tao. Paano kaya ito nangyari? Sa usapan at biruan ng mga insekto, may napupulot tayo, di ba? Ngayon, pakinggan natin muli ang barkada. Muli silang nagkita. Isang eksena na naman ito ng pagpapayabangan. Heto si Ipe. Guys! Alam ninyo, kagabi, narinig ko yung pag-uusap ng mag-ina doon sa tinitirahan kong bahay. Nurse kasi yung nanay eh. Alam nyo, ang mikrobyo daw, ang maliliit na bagay na may buhay na nagdudulot ng mga sakit. Hindi natin daw sila nakikita dahil sa sobrang kaliitan nila. Parang hindi ako naniniwala doon, Aga. Siguro, tama siya doon, pare. Ganito naman ang narinig ko mula sa guro doon sa paaralan na dinaanan ko kahapon. Sabi niya, ang mikrobyo daw ay nahati sa 4 na grupo. Ang una ay tinatawag na bacteria. Ang pangalawa ay virus. Pangatlo ay protozoans. At ang pang-4 ay fungi o mga halamang siwang. O bakit mukong parang lupay-pay kayata? Ay, muntik na kasi akong mabiktima kay Bigang Aga. Teka. Ano naman ang mga sakit na kadalasang dulot ng sinasabi mong mikrobyo? Ikaw naman, Ipe. Mukhang atat na atat ka na yata magbahagi ng alam mo. Sabi nga pala nung nurse, kadalasan daw ay pagtatae, pagsusuka, kolera, pneumonia, gonorrhea ang dulot ng mga sakit na ito. Ang virus naman, na ang ibig sabihin ay lason, ay kadalasang sanhi ng mga sakit na bulutong tubig, beki, tigdas at polio. Grabe nga eh. Sabi pa nila, ang protozoans ay nagdudulot ng amebiasis at malaria. Samantalang ang fungi naman ay hari ng mga sakit na alipunga. Tama ka, Aga. Talaga palang matindi ang idinulot na sakit ng mga mikrobyo at mga insektong tulad natin. Haha, pasensya sila. Pabaya kasi sila eh. Tama ka dyan, Ipe. O ano na lang, kita-kita na lang tayo muli ha. Kailangan makarami eh. Paalam sa inyo. Anong masasabi ninyo sa inyong mga napakinggan? Hindi ba nakakatakot ang mga sakit na dulot ng ating mga kapabayaan? Ano ba ang katangian ng mikrobyo na siyang nagdulot ng mga sakit? Kapag nakapasok ang mga mikrobyo sa katawan, dumarami ang mga ito. Sa pagdami nito, nagbubuga o nagpapalabas ang mga ito na isang uri ng lason. Ang lasong ito ang naging sanhi ng panghihina at pagkakasakit ng tao. Ngayon, nalaman na natin kung ano-anong mga sakit ang idinudulot ng mikrobyo at insekto. Nararapat lang na malaman din natin kung paano sila maiiwasan o kaya ay malulunasan. Paano kaya natin ito gagawin? Iwas tayo sa mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit.
kailangan gawin natin at tandaan ang mga sumusunod. Una, maligo araw-araw. Pangalawa, hugasan ng madalas ang mga kamay. Pangatlo, panatilihing malinis at tuyo ang ating balat. Pang-apat, panatilihing malinis ang tahanan at paligid. Pang-lima, matulog ng nakakulambo. Pang-anim, takpan ang ating mga pagkain. Pang-pito, takpan ang bibig kapag tayo'y umuubo o bumabahing. Pang-walo, mag-ehersisyo ng regular. Pang-siyam, salain ang ating inuming tubig. Lagyan ito ng chlorine o kaya ay pakuluan. Mula sa inyong mga napakinggan sa ating aralin, ano-ano kaya ang mahahalagang impormasyon na inyong natandaan at natutuhan? Siguro mapag-uusapan ninyo ito kapag nakita kayo na inyong instructional manager. Ano-ano ang mga mikrobyo at mga insekto na nagdudulot ng mga sakit? Ano-ano ang mga sakit na idinudulot ng mga mikrobyo at insekto? Ano-ano ang mga paraan ng pag-iwas o paglunas sa mga sakit na dulot ng mga mikrobyo at insekto? Inaasahan na ang inyong mga natutuhan mula sa paksa natin sa araw na ito ay magagamit ninyo, hindi lamang sa inyong sarili kundi pati sa inyong mga kasapi sa pamilya at komunidad. Makatutulong ito upang makaiwas sa mga sakit at mapanatili ang kalusugan ng ating mga katawan. Kung mayroon kayong mga bagay o katanungan na sa palagay ninyo ay nangangailangan pa ng dagdag na pag-aaral at kasagutan, maaari ninyo itong isangguni sa inyong IM. Maaari din ninyong gawing sanggunian ang ating mga batayang module para sa paksang natapos ukol sa iwasan ang mikrobyo, panatilihin ang kalusugan, at ang malalabanan natin ang mga karamdaman. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Mayong hapon, kaseryoso bagyod. Kanina rali kasi paminaw si mong radyo. Napagit kay gapang sulatun. Ang sanin ni mong gabuhatun. Uy! Na! Ga-eskwela ko ay! Ha?